3738 or text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Parang ka muna kapamilya sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga katinig, alas 6:03 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa muli, sa magandang umaga, maing buntag ka ninyong tanan mga tinig, Tinig 4, Loy Rosario. Nag-aimbita ka ninyo banining atong programang Tinig ng Bayan na anak kita sa Primetime Edition. Adlaong Biyernes na, taas na kayong sidlak sa adlaw. Abril 23 na kita mga katinig, ubay-ubay na itong hisgutanan sa kinatibukan ni atong programa. Ato lamang kinitag sa tagsao, no? Kaya kining dagang kayong panghitabo kagahapon. Doon ay mga positibo o mga negatibong panghitabo. Unahon na to ang positibo. Katong nga gipahigayon nga sa tawag ni ini, tree planting activities no sa gilain-laing mga organization kalabot kini sa Earth Day celebration na kung diin mga katinig ang mga gilain-laing mga organisasyon no, mga nature lover ang nakig-alayon sa gilain-laing grupo o nagtanom og mga tanom, nagtanom og mga kahoy. Oo, nindot ni no, ato ang protektahan ng ato ang kinaiyahan. Kay lisod kayo no. Ang tema sa celebration kagahapon na fight climate change, restore our earth no. Kung diin mga katinig ang naasoy nga aktibidad giubanan usab sa gilain-laing mga local government units, mga opisina sa gobyerno, unta maghinaot kita nga dili pod ni patyon or putlon nga mintras bata pa sa mga nagauling. Okay, lisod kayo intawang patubuon ng mga tanong mga katinig o ka ng mga kahoy ang gipang tanong. Ang mga dugang balita, katong usa ka gipatay dito sa may Aliosa no, nga taga Midsayap nga usa ka bading, ang iyahang nga nobyong CAFGU member gipailawom usab isip person of interest kay dako ang pagtuo sa mga awtoridad nga involved kini sa pagpatay sa naasoy nga bading. Oo. Samtang sa pikas bahin wala tuo ang pagkadako pa sa mga drug pusher. Kana ang usa sa mga nadakpan mga katinig dito sa may Aliosa na Cotabato na dakpan sa pagpayuhot sa illegal nga droga ang usa ka Krim Kakananta Kapitle, kuya og pangalan no, 29 anyos kini nga residente sa Poroca Barangay Dualing Aliosa na Cotabato. Oo, sa kabakan kini mas kuyaw kay graduating student, usa ka criminology student mga katinig, unya grabe ang kuan ba kay big time di ini, asa ka musugot siya ga i-trade in mga katinig, pwede motorsiklo ang ibayad sa iyaha, kambyo ang shabu, unya dako ra ba nga kantidad ang na kumpiska sa iyaha no. Atong Sir Ron Gato ang makahinabi karong buntaga, ang atong spokesperson sa PDEA 12 si Ma'am Katabad. Good morning ma'am. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Sir Loy, good morning po at sa lahat po ng Tinig ng Joy FM Kidapawan. Good morning po sa lahat.
Oho. Ma'am, paano ho isinagawa yung operasyon laban dito sa isang criminology student na big time pala ito, no? Malaki-laki yung halaga ng shabu na nakumpiska mula po sa kanya. Yes, Sir Loy. Actually, since February ni siya nato na monitor, no? Based sa atong information, itong si Muhammad Lumambas, 26 years old, graduating student ng BS Crim na course somewhere in sa isang school din dyan sa Cotabato province. Mm-hmm. Involved in selling of illegal drugs, so particularly shabu ang binabenta niya nga. And based din sa nakuha natin information na allegedly involved ito sa motor napping and yung trading of motorcycle in exchange of shabu, yung kanyang modus. So ito siya, meron pa itong mga ibang kasama, although hindi pa natin establish din kung anong drug group or wala pa namang na-monitor na mga, yung kumbaga established na grupo, pero may mga report na may mga kasamahan din ito siya na involved in selling of illegal drugs somewhere in Tabaton. So ito siya particularly from Barangay Arigay. So ibig sabihin po, kabilang siya sa high value target ng ating ng iyong tanggapan? Yes po, high value target kasi napasok siya na target list natin since nga itong activity niya, ilang buwan na rin natin siya na-monitor and yung kung titignan natin yung seizure ng illegal drugs na nakuha natin during the search warrant operation, medyo madami. So itong 11 medium sachets na more or less nasa 10 grams yung weight niya. Itong halagang ito, ano po, available ba ito o hindi po? Ang Section 11 po kasi at Section 12 kasi ito siya search warrant operation. So ang case na final natin sa kanya, Section 11 and Section 12, possession of dangerous drugs and possession of drug paraphernalia. So patas po, available po ito kasi sa pagka Section 11, more or less 50, kapag less than 50 grams yung tissue ng shabu natin, available po siya. Okay. Maliban po rito, may baril po ano na na-recover po sa kanya? Yes po, isang improvised shotgun na meron ding nakuha mga bala dun sa area niya. Aha, meron pa bang ano po? Kasi ang sabi, tumatanggap ng trade-in na motorcycle involved sa carnapping. May mga na-recover ho bang carnap motorcycle or motorcycle na ibinenta po sa kanya kapalit nung shabu? During the operation, wala po tayong nakuha na mga motorsiklo po. Nasa na po siya ngayon, ma'am? Nakadetain po siya sa Kabakan Municipal Police Station. Dahil ito yung operation kasi na ginawa natin last April 22 kahapon ng mga nating gabi. Joint operation siya ng together with Kabakan Municipal Police Station, Cotabato Police Provincial Office, itong RMSP ng PNP, tsaka 19th Infantry Battalion ng Philippine Army. So, nandun po ngayon sa Kabakan Municipal Police Station na kaditin yung suspect natin. Saan na po kanyang area of responsibility? Kasi may mga kanya-kanyang AOR din po ito eh. Parang mga kagaya din po ninyo. Saan po ito nag-ooperate? Bali sa area po ng Kabakan, ang nakakalungkot lang kasi may mga report yan na posible yung mga customers nyo din, posible yung mga estudyante din somewhere in that school. No? Siguro yung mga barkada din. So, although hindi pa naman tayo naka-face-to-face nga na totally, pero ayun din, syempre network of friends mo din yan, mga kaklase, mga kasama sa school, then posible din na yung mga ibang customers niya ay mga estudyante din po. Totoo yan, kasi kung titingnan mo, usually nagbabase yan minsan sa edad. Ngayon, estudyante siya, malawak din yung kanyang connection bilang isang estudyante. Oo, posibleng mga kabataan din talaga ang involved or bumibili sa kanya ng illegal na droga at siya yung nagsusupply. Saan na po galing yung kanyang ibinibintang droga, ma'am? Based po sa ating nakuha information, galing daw po sa area ng Piquet and somewhere in Maguindano po ang source niya. Aha. Ma'am, sa ngayon, ano, marami kaliwat kanan yung mga na-arrestong mga sangkot sa illegal drugs. Ito ay isang magandang indikasyon dahil nagtatrabaho yung ating mga otoridad. Pero masamang indikasyon din dahil dito mo makikita na naglilipa na yung mga illegal na droga. Kumusta bang sitwasyon? Opo, kumusta bang sitwasyon ng illegal na droga ngayon, especially dito sa probinsya ng Cotabato po? Ayun nga po, kahit kaliwat kanan yung ginagawa natin operation, nagbabarangay drug clearing tayo, yun nga po nakakalungkot kasi meron pa rin mga involved in the selling of illegal drugs
yung iba-ibang rason din kasi bakit yan ito, no? So, yung iba because of money, yung iba naman because of yung talagang vision na. So, kung ba sabi natin, hindi pa totally clear talaga yung buong probinsya. So, may mga ilan pa rin na mga involved into this kind of activity. Oo. Ngayon, mukha yatang mas mahigpit na, no? Yung ginagawang pagkakandak ng mga search sa operation, mga operasyon against illegal drugs, kasi kinakailangan meron ng meron ng presensya ng media, ng tawag rito, mula sa korte, mula sa barangay. Ano bang proseso ang sinusunod po ninyo sa pagkakandak po ng mga operations para hindi po masayang yung inyong pagsisikap? Actually, itong kapag during anti-illegal drug operation, Sir Loy, itong mga witnesses, matagal na po itong nasa batas. Actually, nasa batas talaga ito na if ever we conduct anti-illegal drug operation, meron talagang witnesses, mga tatlo. Actually, before tatlo yan, elected official, media representative, and DOJ representative. However, because of yung mga instances na di-dismiss yung kaso, kasi medyo mahirap na namang ipunin itong tatlo, na-amend yan. Ito, under siya sa Section 21 ng Republic Act 9165. Pero na-amend ito under Republic Act 10640, instead of 3 witnesses, naging 2 na lang. So, okay. Pwedeng elected official or DOJ representative and media representative. So, pwede rin namang 3, pero kung hindi kayang ipunin yung 3, so, ang required ng batas ay 2 na lang. So, ito kasi, kailangan nandiyan talaga sila kapag sa paribas, yung inventory nandiyan dapat sila. Kapag sa search warrant operation, prior to the conduct of the operation, dapat nandiyan talaga yung witnesses. So, ito kasi sila, kapag kakulang yung isa sa witness mo, pwedeng ground for dismissal ito ng kaso. So, kailangan talaga na every anti-illegal operation nandito sila. So, as witness, both sa anti-illegal, sa operating team, as well as sa target natin. Sa target natin or sa suspect natin. So, para masabi, or para talagang natin na yung kinakandak natin operation is talagang witness to our itong partner from itong partner from the media and itong elected official. Uh-huh. Ma'am, dito po sa drug cases, sinasabi, hindi na pinapayagan sa plea bargaining iba pang kaso na na-involved dito. May connection pa rin sa illegal drugs? Yung plea bargaining po kasi, merong mga ilang section or mga kumbaga depende sa section na ng case na file, depende rin sa volume ng nasis na illegal drugs, ang pwedeng i-grant ng court. So actually, ang court yun naman yung mag-determine. Although ang Supreme Court, meron talaga silang specified yun na section sa 9165 saka volume ng illegal drugs na pwede na maka-plea bargaining yung isang drug suspect. Actually, before nga, hindi talaga pwede. Basta drug case, hindi talaga pwede. Mag-plea din ang isang tao under Section 26 or 23, I think. So, ito nga, because of itong Supreme Court na ruling na pwede na mag-plea din. However, hindi po lahat ng sections din doon sa 9165 pwede makapag-plea din. Ma'am, salamat po talaga sa impormasyon binigay ho ninyo dito po sa ating programa at panahon. Baka may mga dagdag ho kayong mensahe para sa ating mga kababayan, especially dito sa problema ng illegal na droga na hanggang sa ngayon ay marami pa rin pong ayaw tumigil dahil ito yung kanilang pinakamadaling na pagkakakitaan. Opo, Sir Loy, yun nga, tayo naman ay paulit-ulit na nagre-remind na itong illegal drugs nga walang naibibigay na mabuti sa atin. So, despite sa efforts natin, hindi talaga maiwasan na meron pa rin mga involved into selling of illegal drugs. Ito nga, last time no, nakakalungkot din yung pagkasawitin ng isang polisyon dyan during anti-illegal drug operation din sa area ng South Cotabato. So, kami po, gusto na talaga natin mag-clear itong bansa natin. So, yun nga, hinihingi natin yung kooperasyon din ng ating mamamayan na tulungan din tayo sa pag-asok po nitong anti-illegal drug. Ay, na itong illegal na droga. No? So, we have a barangay drug clearing program and yung report natin, hopefully,
after ilang taon ay maubos na itong problema natin sa itself. Ma'am, ihahabol ko na lang po, ano, kasi yung impormasyon na karating sa amin, eh, bumaba daw yung presyo ngayon ng illegal na droga kumpara nung mahigpit pang pinatutupad na mga quarantine protocols. Ibig sabihin, mas mura daw po ngayon. Yung price po ng illegal drug kasi nagbabari yung po, Sir Loy. No? So, yung nasabi ko before na nabanggit ko na sa ito na depende sa area, depende sa nagbibenta, depende sa proximity nito from the store, and depende din sa mga customer din. Although, nag-release tayo ngayon kasi nationwide merong kumbaga average na price ng illegal drug. So, statistic tayo ngayon sa 6,800 per gram ang siya po. Pero yung nasabi ko na nagbabari din. So, minsan nasa 5,000 to 8,000. Pero yung ginagamit itong nating value dito is nasa 6,800. Kasi parang kung na itong average price na ng shabu dito sa ato, lugar natin. Okay. Maraming salamat muli, ma'am, at magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Lord. Salamat. Thank you so much po. Salamat po. Mga katinig, inyong nabati si Ms. Kat Abad, ang spokesperson sa PDEA 12 kalabot sa successful operations, no, against sa illegal drugs. Pero nasayod ba mo, mga katinig, diri sa Kidapawan City, uso kayo kaning online drug selling, ha? Ang transaksyon sa illegal nga droga pinaagi sa online. Ing ana ka high-tech na usab kining mga sindikato, no? Tanang pamaagi ilang ginahimo para lang makalusot ang ilang mga illegal nga mga hinimuan, mga katinig. Alas 6:18 na ang atong oras. Mubalik atong programa, mulabay ang pipila ka mga pahinumdom. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaka Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? Ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawa sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng ginom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawa sa resulta, natingala ang doktor. Nga no daw nga, negative ang resulta. Sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3, ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds, ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, unsa pa inyong gihulat? Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes, o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayupan nas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muabag sa asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako ug maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan.
ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:22 na nga itong oras. Padayan kita na itong programa ng Tinig ng Bayan sa mga late tuners, no, sa mga panghitabo, mga katinig, kagahapong adlaw, kung diin, adunay nahitabong pagpatay sa usa ka bading diha sa may sa may boundary, no, sa Barangay Baliki, Midsayap ug Barangay Dungguan sa Aliosan na Cotabato, kung diin ang biktima na ilang si Eric Sarte Sandaga nga taga Barangay Bagumba sa Midsayap, Cotabato. Suspect sa naasoy o gipailawom sa person of interest ang iyang nobyong membro sa CAFGU, no. Samtang nagapadayon pa ang investigasyon sa PNP sa naasoy nga insidente. Oo. Kaya namiesta pa daw itong naasoy nga bading uban ang iyahang nga nobyo unya ni adto sila dito nagpractice-practice og drive sa dihang niabot dito sa nihit nga lugar gitipi ang naasoy nga biktima og sa pikas sa bahay nusab diha sa may mga panghitabo sa may Amlang Cotabato kung diin nasunog katong bagong renovate, no, nga Heaven's Gate Assembly of God Church sa may Purok Maharlika kagahapon sa Kadlawon kagahapon sa buntag, no, kung diin na mga katinig kapin oras pod, no, ang pagigbisog sa tuwang mga bumbero aron na ma-fire out ang naasoy nga sunog. So at least sa wala ay nga nadamay. Sa kasamtangan, padayon pang investigasyon para masuta kung unsa gyoy hinungdan sa sunog nga nahitabo kagahapon. Sa kaso sa COVID-19, mga katinig, murag nabungog na tani ini pero kinahanglan gyud nato hisgutan aron na ma-update mo kanunay kay mao maning dako kayong hinungdan nganong kitang tanan apektado apil lang atong ekonomiya, no. So sa probinsya sa Cotabato, 89 karon ang aktibong kaso sa COVID-19, 89. 8 ang natala nga bag-ong kaso kagahapon sa tibuok probinsya sa gipagawas nga datos, mga katinig, sa naasoy nga 8 nga ihap, no. Duha ni ini ang taga Kabakan og Midsayap. Tagduha ang Kabakan og Midsayap samtang tag-isa ang Mlang, Antipas og ang Libungan. Sa mga naayo usab, kay doon na po yung mga naayo, no. Sa mga naayo, mga katinig, sa report nga gipagawas, tulo taga Kinapawan, duha taga Pigkawayan og usa ang taga Carmen. Oo, may na lang kay napoy mga naayo, no. Sa tibuok Soccsaryan Region ay 75 ang gika-report nga bag-ong kaso, mga katinig. So duna poy 55, no, ka mga bag-ong naayo. Sa 75 ka mga bag-ong kaso, pinakadaghan ini na sa Coronadal City, no. Unya gisundan sa Pulumulok. Unya gawas niini ang General Santos City, no, na napoy taas nga nangatala sa General Santos City. So mao na pinakakuyaw, pataka-taka tag laag-laag, mga katinig. Unya taas ra bang kaso sa COVID, mao nang kinahanglan gyud nga dili kita dapat nga mukumpiyansa. O dapat nga itong tumanon ng mga health protocol standards nga ginapatuman, no. Akong ginasilip kining datos nga gipagawas sa Department of Health, Center for Health and Development, kung diin ang status sa tuang kaso sa COVID-19, no. Okay.
Sa kasamtangan, mga katinig, ang probinsya sa Cotabato nakita ay 1,116 na confirmed cases, 89 ang aktibong kaso, na ana sa 65 ang mga nangamatay, no? Ikaduha kita sa daghang nangamatay, ang unang Jensan. So ang total recoveries na sa 960,000. Sa tibuok Kasuksargan region, nasa 6,906 na ang kumpirmadong kaso o aktibo ni 485. Sa mga bagong kaso gahapon, ang pinakadaghan nga kaso taga Coronadal City, no, 26 sa kana. Monay niya 19 ang taga General Santos City. Sa out of 75 na, ha, sa mga naayo pod out of 55 ang pinakadaghan nga ayo gikan sa Pulumulok na sa 20 o niya pulo pod ang taga General Santos City. Diri sa Dakbayan sa Kidapawan, mga katinig, nagpadayon karong adlaw ang duha ka adlaw, no, ikaduha nga adlaw nga nagpadayon nga vaccination na program alang ngadto sa mga senior citizen. Oo. Nga nakasentro diri sa may barangay Poblasyon ug sa barangay Sudapin. Naasa 110 ang target nga matagaan sa taga Poblasyon ug 50 usab ang taga barangay Sudapin. Nganong ingana kadugay nga gamay raman ang turukan og bakuna kinitungod muagi sa proseso, no? Sa dito pa lang daan, mga katinig, sa pag-check up, pag-pasabot sa usa ka individual, mukhaon na nag pila ka oras. Okay, kinahanglan man gyud, mga katinig, bag-o turukan o bakuna ang usa ka senior citizen. Daghang pangutana dito, daghang proseso ang ginasunod. Pangutanaon kung doon na ba sila yung mga sakit, unsa mga sakit, unsa mga tambal ginainom, unsa dapat buhaton, unsa posibleng adverse effect niini sa bakuna nga ihatag gadto kanila hilabi na, no? Kaya siyempre senior citizen, expected nga dunay mga laing nga mga balatian niya na especially kanang high blood, mga katinig, no? Muna yung isa sa mga ginatanaw nila kay kahinumduman, issue kaayo ang naitabong mga blood clotting, no? Giundang na ang paggamit sa AstraZeneca sa laing lugar. Dito sa Norway, ang ilahang AstraZeneca gihatag na lang sa nasod sa Sweden o sa Iceland. Katong ilahang bakuna, mga katinig, no? Dili naman sa nila gamiton. Nya kita diri sa Pilipinas, gitugutan ng gamiton ang AstraZeneca balik. Oo. So wala pa'y dugang guidelines kung katong mga unang gitagaan og AstraZeneca vaccine unsa nay mahitabo kano sa sila turukan otro, no, og bakuna. Pero ang bakuna nara diha. O, naghulat lang og dugang mga guidelines, mga katinig. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:30 na ang atong oras. Importante pud karong panahon nga pakusgon ang immune system sa atong mga kabataan. Busa ayo kalimtiha ang paghatag sa bitamina sa ila sa kidiyak kay vitamins. Ikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months si akong isang ipainom og Yaki Vitamins niya, nga haplas pud na niya Yaki pud niya oil nakaroon niya basta ng taon mabustos na in taon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil, epektibo gyud na sila mga higala. Busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi diyan nag-aaper sa gadaan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako ni experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pagtumaro ka ng buntag, mati paghapon yung kaon din siya. Dahil hindi patumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra gayto siya din. Nauli ano siya, gutog yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang kayo talaga yun. Daghang tambal yung kiyan. Isang tambala, sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox, girls. Parehas ako sa mga beginners. Ay, gitsa. Okay. Biktibo kayo. Panamox
Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang Agri-Vet Store sa inyong lugar. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya. Bisag tiguwang na sa ilang gihapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ugon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kinabawan City, beside Avon. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:34 na itong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan karong panahon na sa pandemya. No? Discarte dere, discarte dito itong mga kaigsuunan. Dere bitaw sa Kinabawan, laing pang lugar, nahan itong katong community pantry. No? Kung diin na adagam man tang kaigsuunan ang andam gyapon nga mo share sa ilang mga blessing. Pero usa sa kinahanglan natong karong panahon na ang mo diskarte pud ta alang sa to ang kaugalingon ug alang sa pamilya. Kagahapon dito sa Elcac no, sa Barangay Alegria sa President Rojas, usa sa mga sentro dito ang kining negosyo sa barangay nga gidala no sa Department of Trade and Industry. Pero paunsa ba ma-enjoy nato kini nga negosyo sa barangay unsa paunsa ma-avail kini no. Naasali niya sa tong komunikasyon atong makahinabi si DTI Cotabato Head Inan Cabiles. Good morning sir, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Sir Loy, mayong buntag og sa mga naminaw nato karon sa Tinig ng Bayan sa Joy FM sa atong mga small and medium enterprises og sa mga consumers. Mayong buntag sa inyong tanan. Mayong buntag sir. Po, unsa bata maka-avail ni ining negosyo sa barangay nga programa ninyo karon? Unsa klaseng negosyo ang atong ginahatag ngadto sa katawhan? Yes, sir Loy, no? Ang negosyo service sa barangay isa siya sa mga programa sa Department of Trade and Industry nga gisugdan ni Secretary Ramon Lopez tung 2019. Ang before pa sa COVID-19 na pandemic sir Loy, no? Kay ang katuyuan sa DTI ana na ang pag-promote sa pagsugod sa negosyo o ginatawag nato nga entrepreneurship makaabot sa mga barangay. So sa tibuok North Cotabato na ay target ang DTI ng mga about 90 ka barangay kada tuig na makover sa negosyo service sa barangay kay dako manggod atong probinsya adu nakita yung mga 549 ka barangay sa 18 ka LGUs. Okay, so unsa ito mga klase ng negosyo sir ato ang gina-presenta karon sa mga katawhan? Ang ginahimo sa DTI sa negosyo service sa barangay sir Loy, atong ginatabangan o identify ang mga taga-barangay unsa tong mga produkto
produkto na pwede nilang mahimong negosyo, whether group or individual. So magdepende kini sa unsa tong resources na anaa sa usa ka barangay. Okay. So for example, sa Arakan namin nakita nga mga maayo nga mga handicrafts din ha. Samlang sa barangay Magalyon na diay dito'y grupo sa mga farmers na nagahimo pod og mga flower pots, mga kaang o daghan pa. So kana ang gina-develop sa itong mga business counselor, improve ilang product, ayuhon ang ilang packaging, tabangan sila magpresyo sa ilang produkto o tudluan na to sila na unsaon sa maayo nga pagnegosyo nga mahimo ning sustainable. So ginagiyahan sila karon kung paunsa ang pagpa-improve sa ilang negosyo. Yes, tama Sir Loy, no, ginagiyahan sila. So paras kada hapon nag-abot sa Barangay Alegria President Rojas ang Regional Director sa DTI, si RDJ Constantine Haugan, isip suporta pod sa EU70 National Task Force ELCAC na gi-organize ng Provincial Government of Cotabato pinaagi kay Gobernador Nancy Catamco. So misuporta pod ang DTI sa katong paningkamot sa national government na masulbad lagi ning problema, no, nga na-address sa countryside. Oo. Ang pipila ka mga negosyo sa mga barangay, especially sa may parte sa Magpet, no? Kanato makaisuna mga nitibo ka ng silhig paypay? I don't know kung nakakuha na po na sa inyo ha. Pwede man siguro na i-develop ang ilang mga silhig paypay susama ang ginahimo sa lain lugar. Nga doon ay, ang sa tawag na, doon ay ilado na kaayo ang pagkahimo sa ilang produkto. Tinuod na si Loy, no, maayo pa pagka-site nino sa example. Sugod pa katong 2017, ginatutukan na to ng Tahiti grass na soft broom din na sa barangay Magpet, na apod na doon sa may barangay Ilumabis o na apod portion sa Arakan kay kana siya isa ka-handicraft na kahibalo ang atong mga indigenous people. So, for example, din na sa Magpet, si Loy, no, isugda na mo din na sa Kinarom sa lab doon panaka kasi ang kinalanggod sa produkto usahay para ma-introduce nimo sa mas tako nga market is ma-improve mo ang iyang quality. So naami karoy gigawas this year na ginatawag nato nga standardization kay lisod man gud sa buyer Sir Loy kay ginahimo na kada balay. Usahay kada balay mo diferensya ang silhig nga produkto. So kung ang isa ka buyer mo order siya 1,000 or 10,000, may possibility nga lahi-lahi ang itsura, sizes, ana. So, nag-evolve kami og isa katawag na mo single stitch o double stitch na standard nga soft broom made from Tahiti grass para kung ilink mo sa market, kay maludaan ang buyer nga mauni ang itsura, mauni ang size, no, mauni ang quality sa iyang paliton. O yung nakatesting na ni din ha, nga na isa ka buyer na nag-order siya o bulk na 300 pieces kaya nagustuhan niya ang quality. So ingana ang isa sa mga example Sir Loy para sa imong giingon na ginahimo sa negosyo serbisyo sa barangay pinaagi sa mga negosyo center sa DTI nga naa sa ang munisipyo. Ang usa sa usually problema sa tuwang mga naganegosyo sa barangay ang marketing eh. Paunsa nila ibaligya ang ilang mga produkto? Aduna ba'y mahimo ang DTI ni ini? Tinuod na, Sir Loy, no, kay daghan kay tag maayo nga mga produkto sa barangay pero dili makaabot sa merkado. So isa na sa gina-encourage nato sa negosyo serbisyo sa barangay na kung aduna sila ay kahibalo, adunay produkto, nung tabang ang ahensya nga ma-market kini. So dili man gud kung dili lang nato na ibaligya sa atong lugar, usahay ilado sa mga consumer ang produkto so dili kay mapatronize. So nag-open ang DTI region-wide o mga one town, one product ng mga pasalubong center. So ang produkto, for example, sa Magpet o Arakan or Antipas, pwede na ito dalon sa Tacorong, Coronadal, up to Jensan, kaya hindi pa man kita makasend karon kayo o produkto outside the region tungkol sa mga restrictions, no? So kana ang paagi nga itong ginagamit. In fact, natay schedule sa Jensan nga isa ka bulan dito na produkto lang sa North Cotabato ang atong i-display kay Baluta nga ang Jensan Mangut, for example, mas dako na siya nga merkado kaysa lungsod sa Kidapawan pag-abot sa mga buyers. So kana ang isa na example na kinanglan i-link na to ang produkto gikan sa barangay
padulong dito sa mga sentro nga adunay mga buyers. So unsay pwedeng buhaton karon sa mga adunay naisgutang mga negosyo nga wala pa naabot sa local service caravan? Nga aron dili pud masayang ang ilang kahago. Oo, ang pinakamaayo gid ana Sir Loyno kay dili man pud ko dali i-cover ang tanang barangay kay limitado pud man ang staff sa DTI o magpasalamat gani kami sa provincial government na through sa LCAC masabay na mo ang negosyo serbisyo sa barangay. Okay. Sa katong mga wala tayo na agian, ang pinakamaayo nilang buhaton mo duol sila kay naay opisina ang DTI kada munisipyo, tawag na to ana negosyo center. Adunay DTI staff diha. So bisag wala pa sila nagian sa negosyo serbisyo sa barangay kay gina-schedule mo na sa tipok tuig, pwede na sila mo duol daan karon pa lang. Okay. So aduna tayo opisina kada munisipyo gyud. So mo na pinaka sayon dia. Pero sa inyo mga opisina sir, aduna ko yung mga nakita nga gina-display ninyo nga mga negosyo pod. Unsa klase mga negosyohan nga pwede pong ma-avail sa tumang kaigsuunan? Ay, oo, Sir Lloyd, mayo kayo na-notice nimo noon. Ito yung minatawag na livelihood starter kit. Oo. Pag pwede yung karinderya, pwede siyang barbecue, napod ni grocery, may bigasan ng bayan. Kana siya, murag quick response ng good na siya sa DTI. Gani-ganing magian usahay sa mga calamities. Aha. So, for example, may nasunugan, gusto silang makarecover. So, isa sa tabang ang ginahatag sa DTI is makasugod sila usab og negosyo. So, daghan ni case ana. For example, katong landslide nga naigamay ng tindahan dito sa may Arakan. So, para makarecover siya, usab, naghatag ni saya o grocery. Nga mabaligyan niya usab kay natabunan man sa yuta ang iyang tindahan o mga motor dito sa kabarangay sa Arakan. Karong tuiga lang. So, response na ito na, Sir Loy, sa mga panghitabo, no, calamities, natural, o sa high man-made na mapadayon ang source sa income unta sa mga apektado nga pamilya. Oo. Sir, salamat kayo sa higayon nga gihatag nimo ni atong programa unta katong mga kaigsuunan nato nga adunay gagmayng negosyo no nga gustong matabangan, pwedeng makigalayon sa inyo ha para mas ma-improve pa ang ilahang produkto. Thank you so much sa higayon. Daghan salamat Sir Loy og sa imong programa nga daghan tag maabot na mga consumers og small enterprises. Daghan salamat. Maayong buntag po. Thank you so much. Mga katinig inyo nga nabati si DTI Cotabato Head Inan Cabiles kalabot sa mga programa nila no nga pwede natong mapakinabangan. Oo, especially kung doon na kay gamay nga negosyo nga gusto nimo nga mapa-improve no. Kinsabay dili gusto nga mo improve ang iyang negosyo, di ba? Pagwan sa negosyante ka tanang butang imong dapat nga buhaton kay matag oras sa usa ka negosyante, gold daw ingon nila no. Maing buntag sa itong mga tigpamilya, especially sa mga naka-online kay Annabel Ku, kay Mick Gambong, Nora T. Bubos sa Takan, kay Ning Manding kay Tano yan, kay Jeneline Dumaan Pagayon, Jennifer Bulatao, kay Lenjuri Castellano, kay Rose Anna Barase, ingon man kay Aisa Suarez sa Gonzaga. Salamat no sa pag-keep in touch o kanunay nga subaybay sa itong programa. Huwag tanang mga nagpaminaw sa itong programa. Alas 6:45 na mga katinig ng itong oras. Dagampatang paghahisgutan sa kinatibukan ng itong programa kay kagahapon. Doon na po yung nahitabong bombardment no? Diha sa may lalawigan sa Maguindanao, especially sa boundary sa probinsya sa Cotabato tungod kay Maguindanao. Nigamit og 105 howitzer canyon mga katinig. Gimortar katong posisyon sa BIFF ha? Sa naasoy nga lugar nga sumala pa grupo kini ni Sheikh Ismail Abdul Malik alias Commander Abu Turaype nga nagaplano sumala pa og mga pangatake sa mga posisyon sa militar diha sa naasoy nga lugar. Ang problema tungod kay gera man eh. Expected mga katinig na makwit ang mga sibilyan o naakaroon sa uban dahil sa may Mother Kabuntalan sa Maguindanao ang uban dito sa ilang mga parente na makwit, mga apektadong mga pamilya. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Niya tatawad ba sin makakuha tag-update ni ini no? Kalabot sa nagpahigayon nga military operation batok sa mga membro sa BIFF. Tinig ng bayan! Alas 6:46 ng atong oras. Maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kong bay na?
Di man gani makausa? Daon sa kugadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Akira 5-in-1 Coffee. Tanawan no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalimay mo din sa Akira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa pagtumar sa Belongga Gold ni Lala Neri, taga Kidapawan City, kay nawala ang kasakit sa tuhod nga iyang gibati. Nasakit man gud akong tuhod sa una, nga gi-refer sa ko akong kailang mag-inom daog Belongga, matong akong gisulayan. Nagadula man ko og balibol, nag-inom ko, ang epekto sa kuha ka nang nagaihi ko na dili na magsakit akong tuhod. Kapila po ka mag-inom og Belongga, ma'am? Sa una, sa tulo, karon duhan na lang. Mao ka na ang Belongga Gold Herbal Capsule. Mas epektibo dapat sulayan ninyo. Mapalit sa mga butika. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Tayo na at samantalay ng isang linggong sale ng RJO Japan Surplus simula April 20 hanggang April 28, 2021. Ang 20 to 50% discount. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami eh, walay kapoy, lami lihok, saan yung lawas, inaginan mo yung simptom ka, lami na yung lawas. Kapila pag kamuinan mo sa Sradlaw? Ha, katulo, buntag, unto hapon, gutuman ko, kapila pong kaon, nakuhin mo nun. Kapi nga... Coffee Yaki, 7-in-1. Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy! Malipay na ang inahan nga si Cindy Gador, taga Kabidyanan, Nabunturan, Davao de Oro, tungod tangkad na og himsog ang iyang anak nga si Janjan, sukad nga iyang ginapatumar sa Kidi Yaki Vitamins. Mugo kayo ya, as in. Sige ako siyang painom og Kidi Vitamins. Karon kay taas na yun siya. Salamitan yun, kanang kuhan kayo siya. Aptik kayo. Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
skin na gusto kong sigurado. MM Fits Premium, muabas pag asenso. Kompleto pang umasa kahayupan. Pihado ang asenso. Presyong gaan sa pulsa. Tutuktong ako kaya. MM Fix Premium, maayong magpatubo. MM Fix Premium, maayong magpatubo. Garlic Plus with sodium ascorbate. Ako, sinikariyolong og taga-Soli. Sauna, pero aminti taas ang presyon sa ako dugo. Dalira ko malipong, dili magod malikayan, usahay nga daghanta og makaon. Kunya, kuso kayo kumuinom og marigarilyo. Karon nga happy na ta mag-40. Likay na gyud ko. Kunya, may naka-advise ako nga mukaon ko og ahos. Pero dili man makaya. Kung lamuno ni mo na diretso. Kunya, nandungga na ako ng Garlic Plus. Kunya nga ako dayong kisulayan, nakakonsumo na ko ani. Usa ka box. Karon, kaloy sa Ginoo. Normal na ang BP og nawala na akong paglipong-lipong. Usa ka modera. Biyain ang bisyo gyud. Lagi tay maani ana. Lawas sa Capital in town na to. Sulay sa ning Garlic Plus kada ko gyud ning tabang sa kuha. Kaloy sa Ginoo, okay kayo akong paminsar. Maong nagpasalamat gyud ko sa kahitasan og sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Ito Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:53 ang atong oras ni diretso man. Padayon kita na itong programa nga Tinig ng Bayan. Doon na kita ay 7 ka minuto na lamang, no? Nga nahabilin. Medyo busy itong ato ang schedules karon. But anyway, okay, sir? Okay. Oo, sige. sorry. Si ato makahinabi karong buntaga, mga katinig, ang spokesperson sa 6ID Philippine Army, si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, ato sang disturbuhon. Kay wala to yung mga tawag nga nadawat, no? Kalimbigitan kani sa nahitabong bombardment sa militar batok ngadto sa mga membro sa BIFF diha sa lalawigan sa Maguindanao boundary sa probinsya sa Cotabato o gadun yung mga evacuation nga nahitabo. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Sir Loy, magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Oho. Mayroon pong nangyaring military operation laban daw po rito sa grupo ni Abu Turaife dyan sa hangganan ng North Cotabato at sa lalawigan ng Maguindanao at pati doon sa may liblib na puok ng Sharif Saiduna Mustafa. Kumusta po yung nangyayari pong operation po ngayon? Sir Loy, ito po ay preemptive combat operation. Oho. Kasi for the past few hours po and past few days, naka-receive po tayo ng report from the civilians and from the local city executives dyan po sa mga lugar na nakapalibot sa SPNS box na meron daw po yung so, kaninang kahapon, kaninang magandang araw nagsimula itong bombardment po? Na nagsimula po tayo sa ating clearing operation para po may...
mapakahapon ang lumikas na at nagtungo na po sa may mother kabuntalan? No, yung iba po. May mga kasama pa ito na dati sa kabilang grupo din kasi matatandaan natin, di ba, tatlong grupo po yung BIFF na yan. May grupo ni Karyala, ni Bungos at saka itong si Turaife. Pero may mga nagsanib puwersa daw po sila kasama yung mga dating mga kasama rin nila. Yes, sir. Alam naman natin, sir, kapag yung mga ito ay nagsasanib puwersa, may nanakihang atrocity po na gagawin nyo ito. Ngayon, ano yung binabanggit natin kanina? Sir, sa ngayon po, sir. Ng threat na ito ng mga dahil sa kanila ano po yung maipapayo ninyo doon po sa mga natatakot ngayon ng mga civilian na malapit po dyan sa lugar ng military operation? Na gusto lang po ipagbigay alam sa ating mga minamahal na residente dito po sa probinsya ng Maguindanao na ito po dito po sa ating programa at magandang umaga po muli. Yes, Sir Loy. Magandang umaga din po at mabuhay po kayo. Thank you so much po. Ingat po lagi. Mga katinig, inyong nabati si Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, ang spokesperson sa 6ID Philippine Army kalabot sa nagpadayon ng military operation batok ngadto sa mga membro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, no? Diya sa may boundary sa Maguindanao o sa North Cotabato hinungdan sa pagpamakwit kinigipatuman tungod kay adunay plano sumala pa ang mga membro sa BIFF nga mga atake sa mga posisyon sa militar. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Yan, nakita igong oras, musunod na atong alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Maing buntag kaninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7
Joy FM. Nasayod ka ba nga ang serpentina plant nga giilang king of bitter o saka herbal antibiotic? Makabatok sa daghang mga balatian. Ang serpentina paspas makapakunhod sa blood sugar level. Kini ang gipamatud-an ni Roger Colonia, taga Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Sa pagtasa ng kwan, nabitik mo naman kwan ba, blood ng iyong panaw. Dayon. Pero makasumar ka, serpentina, kaya ginanawan mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kinabawan City, 105.7 Joy FM. Itama yung orasan, oras, alas 7:02. Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM. Magandang umaga, ako po yung tinig Sheta Grace Labagnaw Castellano. Maghahati ng mga balita ngayong araw ng Biyernes, Abril 23, 2021, kasama ang 105.7 Joy FM Kinapawan City at 105.7 Joy FM Caraga Davao Oriental. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Headlines. Muling nakapagtala ng mataas na bagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health, Center for Health and Development o DOHCHD Sacsayhan Region kagabi. Headlines. Isang graduating criminology student na big-time drug pusher ang nadakip ng pinagsani puwersa ng pamahalaan sa bayan ng Kabakan, Cotabato. Headlines. Bagong renovate na Heaven's Gate Assembly of God Church sa Purok, Maharlika, bagong tapay mlang Cotabato, nasunog kahapon ng madaling araw. Headlines. Mga sundalo ng 6th Infantry Division naglungsad ng military operation kaninang madaling araw laban sa mga kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao. Headlines. Abangan ang mga detalye sa pagbabalik ng Balita alas 7. Ako siyang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil. Tungod ini sa akon balatian. Tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whitehead si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap, ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Dagan kayo baka nang murag sa abog-abog po siguro. Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, amis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa, Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule. Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinaka-maintenan. Ano po yung maintenance po ninyo, sir? Serpentina. Bumbiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talaga.